Mr. Domo. Ma'am. Center. Ma'am, sa right pa daw po. Sa right pa. Magandang hapon po sa inyong lahat. It's official. Wala na pong urungan. Tutuloy na po sa susunod na paglalakbay ni Laila De Lima. Wala na po talaga tong urungan. At ang mensahe ko lang po is that kung pinagkatiwalaan po ako ng taong bayan nung ako'y chairperson ng Commission on Human Rights, at nung ako po naging Secretary of Justice, ay panalangin ko po na pagkakatiwalaan pa rin ako ng taong bayan dito sa bago kong paglalakbay from point J to point S. So, sa tingin ko po ay naging kulang kasi yung oras sa paninilbihan bilang Secretary of Justice. Itutuloy ko lang ho ang aking mga naging adhikain, mga na pinaglaban ko nung ako po ay CHR Chair and Secretary of Justice. Tatlo po ang aking isusulong na general ideas or general agenda. Yun po ang justice and rule of law, yung anti-corruption at ang pagcha-champion po ng human rights or yung ating pong karapatang pantao. Alam niyo naman po na yan po ang mga pinaglalaban natin, karapatang pantao at hustisya. Panahon na po para pasimplihin natin ang sistema ng pag-iimbestiga at pag-uusig ng mga tiwali, yung mga may kasalanan sa batas. Panahon na rin po na meron ho tayong panibago, opensiba, laban sa korupsyon sa pamamagitan ng mga pagpapatibay ng mga sistema, ng proseso para hindi na ho makapagtago at makapaggamit ng mga nakaw na yaman. At tungkol naman po sa human rights, ipaglalaban pa rin ho natin, katulad din po nung dati, yung mga karapatan nung mga vulnerableng sektor, yung mga napapabayaan na mga sektor ng ating society. The disadvantaged, the marginalized, the vulnerable sectors. Women, children, elderly, indigenous peoples, the persons with disabilities. So, yan po in general, siyempre ho, work in progress pa ang ating magiging legislative agenda. So, I am here and I'm ready. Thank you very much. Yes. Ito po, naisip po ito ng aking core group of supporters, itong ganitong sign. Ito po, yung lima, De Lima ho kasi tayo, ay De Lima. So ang battle cry po ay sama tayo ng lima
para kay De Lima. Sana ho. sana ho. Magsama-sama, sumama tayo ng lima para kay De Lima. Madagdagan ho ang ating mga supporters. Thank you very much. Yes. Well, lahat yung karamihan ho kasi nasa preliminary investigation stage pa. Siyempre, hindi naman ho lahat ay nakakapasa sa level ng preliminary investigation. So yung mga ginugo lang na mga tax evasion cases ay yung mga nahanapan po ng probable cause. So kung hindi po nahanapan ng probable cause, either dinidismiss o pinapalakas muna po bago ho ito i-file sa proper court. Thank you. Thank you.